pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig na nakasama palapak atin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Higit sa lahat ay congratulations at maraming salamat sa mga awanin ng ating pamahalaan na mag-i-reveal po sa mga 20 years, 30 years, 40 plus years in service. Congratulations! Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong serbisyo sa ating lungsod. Talakpahan po natin ulit. Of course, binabati ko rin po ang mga konsehal po natin, ating mga member ng Sanggunian Panlungsod, pati po ang mga barangay officials na hindi po yung iba, baka nauna na rin po ang ating mga department na represented po ngayon, siyempre sa ating HR department, and then sinamang LG, sa ating City Health Department, pati sa ating Anti-Dengue Task Force, sinagopi, sa ating Deeds and Awards Committee, pangunguna po ni Attorney Joe, sa mga backmenders, sa ating Secretariat, si Attorney Ponce, sa ating GSO o OGS, and then din po si Ma'am Wu. Anong lumas na ba? 8.20 na. 8.20 na, kaya i-CM ko na lang po. At nakita ko si Doc P ay naiinitan na, si Ma'am Lani naiinitan na, kaya di ko na po masyadong kakabaan pa. Medyo sumasakit ka rin ang tuhod namin ni Tita Cory, kaya i-CM ko na lang po ang aking mensahe. Siguro konting paalala na lang po, lalo na sa ating dalawang opisina na sila naman po talaga yung designated na mag-attend ng ating flag ceremony. So magang ito ang ating OGS at ang ating BAC. Pero ito para naman po sa lahat, ano, konting paalala lang po. Alam niyo naman po, noong 2019, nung nag-umpisa po ang bagong administrasyon natin, sineryoso natin yung sinasabi nating pagbabago sa ating lungsod. At gaya ng kahit anong klaseng pagbabago na ginagawa o pinapakilala, hindi po madali, lalo na sa umpisa. Yung po yung pinakamahirap na bahagi ng pagbabago. Kung baga, kung magre-renovate ka ng isang building, magre-renovate ka ng isang bahay, sa umpisa, maaaring pumangit pa yung building o yung bahay na yun. Pero kailangan gawin yun para gumanda, para tumibay pa, para palakasin pa. At yan po ang ginawa natin noong 2019. May mga problema tayong nakita, may mga nakita tayong hindi tama, mga bagay na nakasanayan, pero alam natin, mali, gusto na nating baguhin sa ating lungsod at sa ating lokal na pamahalaan. Kaya hindi tayo pumayag na basta kung anong solusyon lang o band-aid o pang yung pansamantalang solusyon lang yung gagawin natin. Pinili natin na malalim ang matagalan at tunay na pagbabago ang gagawin natin sa ating lungsod. Kasama na po dyan yung sa procurement natin. Alam naman natin yung dyan talaga yung pinakamalaking source ng korupsyon sa ating pamahalaan. Di lang naman sa Pasig, kundi di nga lang din sa buong Pilipinas, ano, sa buong mundo. Procurement ang pinakamalaking source ng corruption sa ating lungsod. At nakita natin mula 2019 yung mga pagbabagong ginawa natin. Matitinding pagbabago. Binuksan natin ang ating procurement. Sumusunod tayo ng mahigpit sa ating batas, lalo na sa ating GIPRA. Pero noong bandang July 2021, nakita natin na yung pinakamalaking corruption na wala na. Pero meron pa rin tayong nakita ng mga bagay na hindi tama. At meron akong choice ng mga panahon na yun. Anong gagawin natin? Hayaan na lang dumunin natin, magbubulag-bulagan ba tayo? O tuluyan na natin babaguhin? Yan po yung choice natin, yung choice ko, yung July 2021. Alam niyo, mga panahon na yun, hindi po naging madali, ano? Kasi alam niyo naman po, siyempre ang opisina natin ay isang political office. Tumadaan tayo sa halalang kada tatlong taon. July, papasok na yung politika ng mga panahon na yun. Mag-October na, filing ang Certificate of Candidacy. Alam ko, yung pinakamalaking sugal na ginawa ko sa career ko, yung pinakamahirap na desisyon na ginawa ko bilang mayor, yung pinakamalaking risk na tinake natin bilang isang lokal na pamahalaan ilalim ng ating administrasyon, yun po ay yung mag-reveal, yung magpakilala na matitinding pagbabago sa ating back ng July 2021, ilang buwan na lang po bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Kasi alam ko, magkakaroon tayo ng mga problema. Ngayon na sinasabi, pagkakakilala ng pagbabago sa umpisa, nahihirap talaga.
pwedeng gumulo, pwedeng magkaroon ng mga delay. Yung ginawa ko po yun at nag-rebuild tayo sa ating back. Dahil nakita natin yung mga problema, yung mga hindi magandang nangyayari, lalo na sa documentation at sa iba pang mga bagay. Yung ko, gagawin ba talaga natin ito? Papasok na tayo sa campaign period. Sigurado magkaka-delay yung mga ibang proyekto natin. Alam niyo yan, DSO, sa CHT. Alam niyo yung mga delay na yun na nangyari. Pero sana alam din natin kung bakit kinailangan natin gawin ng mga bagay na. Hindi naging madali yung desisyon na yun. Kung totoo, kung politika lang ang iisipin ko, kung iisipin ko lang ang pwesto ko, ang position ko, hindi ko po ginawa yun. Kung hindi ko po ginawa yun, mas marami pa tayong boto na nakuha ng May 2022. Kasi mas marami tayong programa pa sana nagawa, mas marami pa sana tayong proyekto na naipakitab. Pero pinili natin, at ang mula naman yung umpisa, sinabi ko na po, hindi natin gagawin kung ano lang ang magpapapogi sa atin. Hindi natin gagawin kung ano lang yung superficial o mababaw lang. Bagkus ang pakilala nating pagbabago, yung paglalaban nating pagbabago, yung tunay, yung makabuluhan, yung pangmatagalan. Magmukha na po akong bobo, magmukha na po akong tanga, parandalian lang naman yan. Ang importante, ang iniwanan nating pagbabago sa ating lungsod ay yung pangmatagalan na pakikinabangan ng susunod na henerasyon ng mga kapitbahay. Kaya sa inyo pong lahat, yung nagsasakripisyo, maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Alam niyo naman po yan, yung OGS natin, magitindi din yung pagbabago na ginagawa ninyo. Hindi lang sa proponent, ano, pero pati yung pag-iimbentaryo natin, pag-aayos ng mga proseso, sistema, yung mga minala natin na naayos po ninyo. Alam niyo, hindi madali yung pagbabago. Ganoon din naman sa ating back. Sa mga natatamaan na departamento, yung medyo nahihirapan, maraming salamat din sa lahat ng ginagawa mo sa malasakit sa ating mga kababayan. At sa pagkatrabaho, importante dito yung teamwork natin. Kasi alam naman natin kung ano yung ginagawa natin. Alam natin kung bakit importante itong ginagawa natin. Alam natin na yung tinatanong natin ay yung pangmatagalan. Hindi ko po ito kaya mag-isa. Pero sa tulong po ng bawat isa sa inyo, napagtatagumpayan po natin ito. Gaya na napagtatagumpayan na rin po natin. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Teamwork lang po tayo. God bless. Magandang umaga sa ating lahat. Adyo na po tayo.